It's Ngern TV! Hello mga katropa! Andito ngayon tayo sa aming local park sa Spring Valley. At tuloy-tuloy lang po ang pag-e-exercise ko on my path to recovery. Yeah. Hello mga katropa. Ito. Sarap maglakad ngayon. Ang oras ba? Lagay ko mga mag-alas 10 na ng umaga. At ang ganda ngayon dito sa park namin. Yan. Medyo walang tao masyado ngayon. Which is good. At mukhang wala rin mga aso. Good kasi alam mo, minsan dito sa lugar na to kasi puntahan ng taong mga may pets. Ang ganda na itong lugar na ito. Masarap maglakad dito. Maliban na lang kung may aso. Hindi ko gusto yung mga aso dito. Ang lalaki. One time, merong isang babae, ang liit na babae na puti. Maliit pa sa akin. May dala-dala siyang tatlong malalaking aso dito sa lugar na to. Tapos habang naglalakad sila, higit-higit siya ng tatlong malalaking aso. nakita ko papalapit sa akin. Sabi ko, naku po, mahirap to. Baka mamaya biglang magloko yung tatlong aso niya. Hindi niya kayang kontrolin. Kasi ang lalaki ng mga aso. Tapos habang naglalakad sila, para siyang kinakalagkad. Oh, 'di ba na parang nakakatakot yung ganoon na tatlong pagkelalaking aso eh. Iwo-walk mo sa park tapos hindi mo kaya. Hindi mo sila makontrol kasi yung ang lalaki kasi. Kaya ayun, yun ang hindi ko gusto dito, yung ang lalaki ng mga aso. 'Di ba 'yung mga aso sa Pilipinas yung mga askals maliliit eh. mga aso dito. Makakita ka ng German Shepherd dito. O kaya St. Bernard. Ako po. Ang lalaki nun. O kaya Doberman. Nako. Magdadala ka ng aso, tatlong pagkailalaki, tapos kinakaladkad ka habang naglalakad kayo. Nakakatakot yun. Baka bigla kang lapain ng tatlong aso niya. Wala naman siyang magagawa. Okay. Continuing. Lakad lang po tayo ng lakad. Sarap ngayon maglakad dito. Grabe. Sarap. Ito medyo pa rin yung parang naghahabol pa rin ako ng hininga. Nanghihina yung mga legs ko. Hindi ako makalakad ng mabilis. Pero ayos lang. Konti lang. Konti-konti lang. Sooner or later, may babalik din ang ating revitalized body. Saka isa pa naisip ko kasi nga medyo may edad na ako. Going 60 na ako. Mukhang kailangan ko ng testosterone. Masyadong mababa ang aking testosterone level. Dahil na rin siguro sa hormonal imbalance ko. Baka yun ang dahilan kung bakit ganito. Pero, sa tingin ko makukuha sa exercise, sa pagkain. So, exercise lang ng exercise. Diba mga katropa? Sarap na yung ngayon, lakad ko. Dahan-dahan lang ang lakad ko, mga katropa. Dahil sa tingin ko, pagka binilisan ko lakad ko, baka bumigay itong mga legs ko. Ngayon lang uli ako nakapaglakad dito, mga katropa. Ilang buwan na akong hindi naglalakad dito eh. Actually, ilang buwan na akong hindi nag-exercise. Ngayon nang ulit. Susubukan kong maglakad araw-araw. At least
Kasi dati naglalakad ako mga 30 minutes. Ganoon. Ngayon, gagawin ko uli yon. Mag-uumpisa uli ako ng paglalakad. At hopefully, madadagdagan tong lakas ng katawan ko. One thing more na naisip ko eh. Kasi, ano ako eh. Nasa intermittent fasting ako. Uupisa akong kumain around 8 o'clock in the morning. Tapos, bago mag 7 o'clock, kailangan tapos na ako ng dinner at hindi na ako kakain uli hanggang the next day na. So, yun yung intermittent fasting ko. Yun ang paraan ko para ma-maintain yung weight ko. Kasi kailangan kong i-maintain ang weight ko kasi diabetic ako eh. Meron akong diabetic neuropathy. At naaepektuhan na ng diabetes ko yung aking not immune system but yung nervous system ko. So kaya ano ako yung madali ako ma-stress yung katawan ko na madaling maramdaman yung stress dahil sa hormonal imbalance na rin yun. So alam nyo kasi yung diabetes maraming ano yan eh, maraming dalang sakit. And isa na nga yung ano, diabetic neuropathy. Kaya ano, nanghihina ang katawan ko. Kasama na rin siguro yung pag-fasting ko, no, yung pagkain ko. Konti lang ako kumain eh. Kasi low carb diet, high protein, high fat. Okay, ay ang problema. Ang carbohydrates kasi ano eh, very ano yan eh, marami. Ibig sabihin lahat ng kain mo palagi kang may makakain carbohydrates. So kapag kumakain ako, bawas ang pagkain ng kanin saka tinapay saka yung mga sweets. Ayan, bawas sa akin yan, no? Pero other than that, pretty much kahit ano naman kinakain ko eh. Wag lang high carb saka yung matatamis. Yun ang aking iniiwasan. So intermittent fasting, low carb, carbohydrate diet, yun ang aking solusyon para sa aking condition na diabetic neuropathy. Hindi ako umiinom ng gamot para sa diabetes. Hindi rin ako umiinom ng gamot para sa mga muscle pains, yung mga iba-ibang pains na nararamdaman ko. Yung mga ano ba tawag nila doon, pain relievers. Hindi ako umiinom nun. Dahil alam nyo, maraming issue eh tungkol sa ano na yon, yung ano ba to? Ngayon lang ulit ako. Para ako inahabol, ano? Naghahabol ng hininga. Na-exercise ako. That's what it means. Yeah, saka parang pakiramdam ko, parang nag-uumpisa na uli ang akong mag-sweat. Tagal na akong hindi nagsisweat. Ayos. Nasaan ba tayo? Nakalimutan ko ng layo. Natulog sila sa akin. Ayan. Nakakapagod din yata itong paghawak ng camera. Wala kasi akong gimbal. Naglalakad lang ako. Hawak-hawak ang camera.
Ilang oras, ilang minuto na kaya ako naglalakad, ano? Itong lugar na to eh. Noong araw, palagi kami naglalaro ng soccer dito. Mga anak ko. Yan. Pero noong araw, natural pa yung damo, hindi nakatulad ngayon. Ngayon, ano na eh, astroturf na to eh. Ano, fake grass to eh. Plastic. Noong panahon namin, mga maliliit pa yung mga anak ko, natural pa yung damo na nakatanim dito. At around this time, no, pagka yung umuulan-ulan, o malamig ang panahon, ang damo dito basa. At tuwing umaga, nagmamad-madi itong lugar na to. So, nakakatuwa, no, kasi maglalaro kami, medyo putik-putik ang mga bata, ang dudumi. Tuwang-tuwa naman sila. So, nakakatuwa rin yung panahon na yun. Dito tayo. 11 minutes. Alam nyo, dati, lalakad ko to ng yung paikot na ginto. Siguro mga 5 minutes lang. 5 to 6 minutes. Ayun na, meron ng aso. Kakainis. At least natapos ko one round. No? 11 minutes. Bali, 12 minutes na ako naglalakad. Punta naman ako siguro sa ibang lugar. Ayun na, ha? Aso. Okay.